Magandang araw po sa inyo, Sir Cabrera. Magandang araw din po sa inyo, mga klase. Ako nga po pala si Cadet Bungab Angel. At ngayon po ay mag-check po tayo ng PSC checklist sa Apo and gagawa tayo ng short video. Okay, let's start with open BlueStacks. So, antayin lang po natin ma-upload or ma-open ang ating BlueStacks. Okay, so dito na po tayo sa may. Titignan po natin yung apps. Then, pwede po tayong pumunta ng Google Play Store at pwede po tayong mag-search ng PSC Check. PSC Check. Yan po. Yan lang po ang app na pwede nyo ma-install. Then, let's get back to the app. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin ng PSC Check. Ano nga ba ang PSC? PSC. It is a port state control. So, ano nga po pala ang PSC check? PSC check daw po, ito yung PSC inspection. Typically consists of a check of the documents and certificates on board ship combined with a condition survey of your vessel. Okay. Pwede natin sabihin of the vessel. Ngayon, ipindutin na natin siya. I-open na natin ang app. Class NK, Leading Classification Society. Then, unang tatambad po agad sa inyo ang ating arrival checklist for PSC. Arrival checklist for port state control. Una, nakikita nyo po, create new checklist. Okay. So, dito sa create new checklist, meron tayong checklist information na pwede po tayong maglagay ng ship, voyage number, country, and port. Okay? So, pwede po natin siya i-save. Then, view and edit checklist. So, kung ano man po yung ginawa niya sa pinakauna, eh makikita niya po siya dito sa panapa. Pwede niya siyang mag-view and edit. Then, send checklist. Okay. So, dito, mamimili ka nung checklist na ginawa mo. Then, you can send it to your friend. Next, punta tayo ng settings. Okay. Mailing list. Let's click it. And input gray group name of mailing list. Pwede po tayo mag-add. Then, we can input some of your details. Add checklist item. So, parang bumalik lang din po tayo sa checklist. Then, mag-create nyo ulit po tayo. Then, pwede din po tayo mag-view and edit item. And, pwede din po natin siya may send. Kaya gaya nga po na sinabi ko sa inyo una, pwede din po tayo mag-send ng item sa inyong mga kaibigan. Then, ito yung download item. Please note that the checklist item to be downloaded with supersede and existing checklist items in the add checklist item editor. Yes. Punta naman po tayo sa info. Okay. Sa info, may kita po tayo mga may tatambad po sa inyo na introduction, topics, statistics of PSC detention, classic, class NK, PSC, bulletin, copyright, terms and condition, privacy policy, version, your feedback on this checklist. So, simulan po natin muna sa ating introduction. Okay. This checklist is based on a statistical analysis and investigation of the deficiencies pointed out by port state control. Kaya nga po, ang ibig sabihin po ng PSC ay port state control. Port state control officers on board ships classed by NK. So, ang mission daw po ng class NK PSC bulletin ay to minimize the risk of ship being detained by PSC. So, yun nga po. Siyempre, sa ating barko, iniiwasan po natin ang mga aksidente na mangyayari nagmumula sa mga failing equipments, mga sira-sira po, mga kagamitan na maaaring magiging anuhan ng ating pagka-aksidente at pagkamatay ng ating mga kasama. Para maiwasan po yung mga ganun, yes po, chine-check po lagi po para na rin po sa kaligtasan ng nakararami. Hindi na po para sa sarili, para na rin po sa nakararami at para na rin po sa ating barko. To minimize, yan po makikita nyo po, to minimize the risk ship being detained by PSC, yung checklist daw po ay kinakailangan daw po magamit ng mga vessel crew prior to arrival into port. And the items identified in the checklist focus on areas where deficiency that have often resulted in PSC detention. Okay.
Kung makikita nyo po dito, ito po ang class NKPSC bulletin number 4. Then, title, reporting to the port state about the discovered effect before entering the port. So, dun pa lang po sa title, malalaman po natin na kung ano po ang mga depekto na nakita mula sa barko. Reporting to the port state about discovered effect. Yes po. Yung pamikita po natin. So, dito, binabase na po nila sa accordance sa description. Nakikita na po natin ang mga pataran sa ating barko na ano ng accordance with the SOLAS. Ano nga po wala ang SOLAS? SOLAS, Safety of Life at Sea, Regulation 11. Whenever na accident on cruise ship, hindi ko na kailangan basahin. At andito po yung mga nare-report nila ang action para po sa kaligtasan na rin po ng nakararami. Okay, so yun na po. Doon na po ang ating introduction. Ba? Mapunta po tayo sa topics. Hey, sa posted class NKPC bulletin number 20, 19 May 2020. Okay, so ang nakalagay po dito ay class NKPC bulletin number 20 has been released and posted on the app. So nakalagay na po dito statistics of PSC detention. Okay, so dito po sa statistic of PSC detention, meron po tayo top 12 port state with the greatest number of detention pointed out on board NK class ships in 2018. So may kita po natin dito ang mga bansa na nagkaroon ng mga detainable deficiencies. Okay, so kung may kita nyo, 12 po sila lahat yan, kasama ng ating Australia, Belgium, China, France, India, Indonesia, Japan, Korea, Russian, Turkey, UK, USA. So, yun na po lahat. Then, may kita nyo po ang mga number detention ng bawat bansa na ating binanggit. Patulad po sa Australia. Ang Australia ay nagkaroon ng 75 detainable deficiencies. Okay. So, ang pagkakaroon nila ng deficiencies ay marami. So, delikado po. ISM, o tinatawag po natin International Safety Management. Meron daw sila 14 nito. At mga emergency system, life-saving appliances, fire safety, and watertight condition, and pollution prevention ng MARPOL Annex 1. Okay. So, nakikita po natin dito ang mga bansa ay may kakaiba silang mga type of deficiency na maaring na ito daw po ang naging deficiency nila si Sabo. Nagkaroon daw po sila ng emergency source, power emergency generator, fire damper, other, ISM, ship operation, emergency fire pump and its pipe, rescue boats, 15 ppm alarm arrangement, other SOLAS operational. So, hindi ko na po kailangan ilahat ang mga nandito dahil may kita na po natin ang mga deficiency at mga category and type ng mga deficiency na nangyari sa mga bansa na ito. So, dito pa lang po sa app, malalaman po natin yung mga deficiency nila. Matututo din po tayo. Yan po. Sobrang dami po nila. Next. Hindi pa dun tayo nagtatapos sa statistics of PSC detention. Meron din class NKPSC bulletin. Okay. I-click lang po natin ang class NKPSC bulletin. Okay. Okay. So, ang dami po pala nito. This publication provided by email to all customers who manage NK class vessels. It focuses on selected typical deficiencies frequently pointed out by PSC in specific countries and ports. Okay. So, kung may kita nyo po dito, ay mga problema po sa kanina-kanina mga barko na pwede po nilang pwede po natin ito ma-view. Kahit saan po dito, pwede po ay mamili hanggang 22. Let's click number 1, ang Fixed Local Application Firefighting System USA. Okay. So, dito po sa number 1 class NKPSC bulletin, ito daw, makikita nyo pa lang po sa title, Fixed Local Application Firefighting System. So, dito po makikita nyo po sa ating description, inahanap po nila ang mga incapable immediate operation na kailangan po nilang gawin agad para maiwasan
ating aksidente at kaligtasan ng nakararami. Una, water supply valves were set in closed position. System were found placed in manual instead of automatic mode. Okay, so yung dalawang item na daw na yun is concern of ship which have both automatic and manual release capabilities. When the fire system is placed in the system of manual release, additional fire detection, sensors and alarm for automatic release, capability designated to detect and identify local fire quickly are not capable of operation. Okay, so nakikita nyo po yung mga patakaram mo na kailangan po nila sundin. At andito po rin po ang mga litrato na makikita nyo po base po sa pag-iimbestiga. Yan po, makikita nyo mga litrato na ang patunay na ito po ang mga problema na kailangan po nila agad aksyonan para na rin po makaiwas sa mga aksidente na mangyayari sa barko. Yan po, makikita nyo po auto and manual. So kailangan po ay naka-auto siya, kaya yan po ang dapat pindutin. And this also, system start select, kailangan po talaga naka-auto siya, hindi siya naka-manual. Kailangan po ang automatic operating mode is to be ready. And is the Marine Safety Information Bulletin, fixed water. Yan po, may kita nyo na po yung mga patakaran para po sa kaligtasan na rin po is released, issued for public information. Okay, so dito po sa bulletin na po ito, dito po mailalagay ang dito po natin mailalagay ang mga problema ng ating vessel at kung ano din po ang possible fixes para maayos po ang mga problema na yan para na rin po makaiwas sa mga aksidente. Ang tinuturo po sa atin dito ay pag-iimbestiga ng damage sa isang barko para maiwasan po natin yung mga aksidente po na maaaring mangyari sa mga tao. Next, it is na copyright terms and condition, privacy policy version, your feedback on this checklist. Okay, so dito naman po sa copyright terms and condition privacy policy version, sa tingin ko po ay hindi na po ito ano yun, copyright. Ito po yung pwede po maano po ng owner nito at kung sino man po ang kokopya ng iba. Then ang terms and conditions privacy policy ay wala naman pong kinauukol dito sa ating topic. Ito lang po yung doon sa app na maano po niya yung batas doon po sa dito sa kanyang app. Okay, so yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Sir Cabrera, mga klase. Magandang umaga po.